Binalik naman ang window hours para sa mga mangingisda sa Lawan ng Taal. Yan ay kahit nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. Live na magbabalita mula sa Talisay, Batangas, si Greg Gregorio. Greg, kumusta ang sitwasyon dyan at paano ang sistema dito sa window hours? Cheryl, sa ngayon na natili pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Taal at sa pinakahuling talangan ng FIVOX ay may ilang mga maliliit na pagputok pa rin itong Bulkang Taal, pero sa kabila niyan ay sinimula na nga ngayong araw itong pagbibigay ng 6 na oras na window hour para sa mga mangingisda na sila ay bumalik sa kanilang mga fish cages sa Taal Lake para magpakain ng isda o kaya naman ay mag-emergency harvest o mag-collecta ng mga isdang namatay sakaling magkaroon ng fish mortality. Ang nakikita nating sistema dito, yung ibang mga mangingisda ay dumidiretso na doon sa malalapit na fish cages kung malapit lang naman dito sa pangpang ng Talisay. Pero ang base sa resolusyon ng PAMBI ay kailangang mag-abiso sa Philippine Coast Guard kung sila ay pupunta sa lawa para na rin magkaroon ng accounting system. Cheryl? Mm-hmm. Pero kumusta ang sitwasyon ng bulkan? Ano yung nakikita nating worst case scenario? Cheryl, sa ngayon ay walang inilalabas o paunti-unti lamang yung inilalabas na usok nitong Bulkang Taal. Sa pinakahuling tala ng FIVOX, nasa 5 phreatomagmatic eruptions yung naitala simula sa 5 a.m. monitoring nila kahapon hanggang 5 a.m. kanina. 58 volcanic earthquakes at may hinang background tremors ang naitala at nagbuga ito ng nasa 6,095 tons of sulfur dioxide at ang gas plumes umabot sa 1,200 meters. Yung sinasabing worst case scenario na binanggit ni NDRM si Executive Director Undersecretary Ricardo Halad ay kung sakaling umabot sa alert level 4 itong Bulkang Taal at maging sanhi ng mas violenteng epekto sa mga komunidad sa paligid ng Taal Lake. Aniya, kung sakaling mangyari yan ay may mga nakalatag namang contingency plans. Kabilang dyan ay yung posibleng relokasyon, posibleng evacuation ng nasa kalahating milyong individual at dahil daw may pandemya posibleng hindi magamit o maximize yung mga evacuation centers sa ilan pang bahagi ng Batangas. Kaya ang kasama sa contingency plan ay pag-evacuate sa mga residente hanggang sa iba pang mga probinsya sa rehiyon na ito o ang Calabarzon. Cheryl? Any update? Kamusta ang ating mga kababayan sa mga evacuation center? At ilan na ba yung total na ina-evacuate at ilang barangay na ito? Cheryl, sa pinakahuling detalye na nakuha natin, nasa 1,000 pamilya yung na-evacuate na sa nasa 20 evacuation centers dito sa Batangas, particular na sa Talisay. Yung mga inilikas ay mula sa Laurel, sa Agoncillo at ilan pang mga munisipalidad kung saan itinalaga yung 5 high-risk areas na ayon na rin sa FIVOX. Hindi pa lang tayo nakakuha ng karagdagang pang detalye kung ilan na talaga yung updated numbers naman ito. Pero ayon sa kay Undersecretary Halad nang siya ating makausap ay tinutugon na naman daw ng mga local chief executives yung pangailangan ng mga evacuees na ito sa kanilang evacuation centers. Cheryl? Maraming salamat, Greg Gregorio.